Oh. May possibility. I'm not thinking about, first of all, I'm not thinking of displacing anybody. Ayoko nang ganon. I don't want to displace anyone. People tell me, una, I never thought about it. Okay? Because as such, I'll have to let go, especially TV Patrol, I'll have to let go of the businesses that I already started. Right? That's something, I'm not closing doors to news, but the requirements of news in all TV is different. 5 different, 7, 2 different. Patrol is very strict. Do I want to go back to that? So that requires thought. Well, first there has to be an offer. But to think, but the offer. Yeah, right? I mean, I've had offers from others. I'm not taking it seriously yet because the offers are not firm. Did I think about it? Yes. Because some don't require me to let go of my businesses. And then there's the daily grind that takes away at least 3 hours of your time every day. Diba? Oh. Kasi magpe-prepare ka. Gabi na. Uwian na yun, di ba? And then, I'll miss out on putting my kids to sleep every single night, except weekends. So those are considerations. Others say, Korina, been there, done that. It's time for you to do other things. So, again, unless there's like a firm offer. Alam mo, bago ko sinagot si Mar, niligawan mo na ako ng gusto niyan. May firm offer. Ganon. Kamaayos yung kontrata. Ay, wala kaming prenup, ha? Excuse me. So, di ba? Kasi ako, bilang babae, ligawan, hindi ako pwedeng ligaw tingin. Lumigaw ka ng tama. Ganon, ganon ako. So, kung hindi firm, edi hindi firm, edi huwag na lang, okay lang, masaya naman ako sa buhay ko. But, you know, also to be a news anchor of your primetime newscast, you're the face of the station. And I'm in different stations. So unless management is willing to share or take it all on, paano naman yung mga mawawala ng work if I let this go, let that go, ganon. So those are the considerations. Miski, anong official name ng company? Korina Productions? Victory 8 Media. Victory 8 Media was there since my 20s. Oo. Kasi siyempre, pag pinag-host ka, kailangan mo sila bigyan ng resibo. Ayun. Yeah. I never thought it would be this active. So, maganda naman that there's already something, di ba, in your... Nandyan lang na pag gusto mong i-activate, nakahanda na siya. Oh, okay. Miss Korea, through the years, totoo ba yun na sinasabi nila daw na nag-mellow ka na? Tapos, pagdating po sa work, di ba, sobrang ano po talaga kayo, goal-oriented. And hindi totoo yan? Matare. Diba? Diba? Yes. Nag-mellow na po ba kayo? More patient, less... Considerate. Less than you need to ba yan? Aba, kung kailangan sumigaw, kasi bingi, kailangan mo sumigaw. Ano, diba? Eh, bingi eh. Di ba? Hardly na ako naninigaw. As in, okay. Sigaw kasi, ganon. Hindi, wala na yon, wala na yon, wala. Natatawa si Chu. Wala na yon. Tsaka yung mga panahon na naninigaw ako, wala pa kasing megaphone noon. Okay. Ano ba? Tsaka namimigay naman kami sa 1,000 kabataan ng tsinelas, paano ko hindi sisigaw? Ganon, di ba? To be emphatic, of course. Darling, to be number one, you have to be a bruja. Pero bakit nagtatagal ang mga tao ko sa akin? Tama. At lahat inuutangan ako. At lahat niyayaya ako makipag-inuman. At ninang ako ng lahat ng mga kasal at mga anak nila. Kasi alam nilang hindi personal. Eh, yan naman ang aking opening statement. O ano, nag-a-apply ka. O ano, do you want love and care and nutrition? Doon ka kay Gina Lopez, ha? Sa foundation niyan. Sa akin, ang gusto ko sundalo because I'm a general. Ganon ako. Totoo. Kailangan ko army. Yeah. Kasi meron tayong gera.
ang tawag dyan ay ratings. Kailangan maganda ang produkto. So ngayon, di pa rin ako nagsasawa, manermon. Masermon pa rin ako. Hanggang gano'n na lang ako. Hay, sige na nga, bye-bye. Ganon. Parang, sawa na ako sa bunganga ko. Ha? Ayoko nang marinig ang boses ko. Alam nyo nang gagawin nyo. Bye-bye. Ganon. Ano po ba yung pet peeve? Pet peeve? Yung walang focus. Kasi ngayon, ang uso ngayon, rakitan. Yan naman ang problema ngayon. Kasi marami ngayong mga productions, mas maliliit na ang budget. So ngayon, ang ginagawa ng iba, hindi mo naman mapigilan, kabuhayan yan, racket dito, racket doon, racket doon, racket dito. So they have less care and malasakit for Project 1, 2, 3, 4. Mabuti na lang itong mga pinag-aampon ko ng mga na ulila nung nawala ang ABS at may pandemya, may utang ng loob. Dahil nung mga panahon na yon, wala talagang trabaho ang mga tao. So ito yung mga taong, ayan, nagtsatsaga sa sermon ko. Kasi kahit nakumuha na sila ng mga racket nila, pwede ko silang pagalitan. Pagka hindi nila nagagawa ng tama ang work nila. Otherwise, I'm totally absent. They don't hear me, they don't see me. As long as we're okay, you know, until I discover something, then I come in. I'm too busy eh. I already have 3 shows eh. O, anong gagawin ko? Diba? Ikamamatay ko namang sinasermon ng lahat. And, mabuti na lang, mahuhusay naman yung mga EP ko. So, medyo minimal na yung pagalit. Ang ano ko na lang is when they're too soft on their people. Kasi gusto nila maging miscongeniality, ayaw nilang maging kontrabida. But somebody has to be right and that's what you're supposed to be there for. Hindi na dapat ako yan. Kasi nagpapahaba po ako ng buhay. Ayun. Ms. Korina, you've done a lot of interviews. What would you say your 3, throwback mo na, 3 impactful interviews na talagang yung hindi mo makalimutan? I'm the one interviewing? Yes. Oh! Sino wow. Nga ayun tatlong interviews sa iyo? Wow. All these years. All these years? Hanggang ngayon talagang dito ka tayo mas memorable interviews. Well, Talia and Fernando. Okay. Talia and Fernando kasi it was their height. Yeah. And I was so aggressive. I was going to cover ERAP in New York. And I said, Amerika na yun eh. Habulin ko kaya si Talia at si Fernando doon. Diba? So from New York, Talia was in New York. I set up everything. Sabi ko sa team ko dito, tawagan yung management ni Talia at saka ni Fernando. Puntahan ko sila and they were open. So I interviewed Talia in the pen in New York. Ako pa set designer, no? Kasi she required a set, a tapestry and flowers and everything. And then Fernando was in Miami. I had to fly to Miami. Magkaibang state eh. He was in Miami eh. So sabi ko, hoy, wala tayong pera. Saan tayo kukuha ng pera dito? Nagpadala ang TFC San Francisco. O ayun, so lipad kami. Red eye. That was a coup. Pagbalik ko dito, meron pang something, may gusot pa na like this, like that. Pero it was one of the highest rated of all in history. Yun nga yung sabi mo, Ms. Korina, you don't compete with your moves. I guess. Ganun eh, meron akong ganung factor. Si Miriam Kiambao nga, hindi ko hinintay umuwi. In-intercept ko siya sa New York. Overnight lang ako sa New York. Para maiuwi ko lang yung first interview niya. Ganun ako ka-aggressive dati. Yeah. So I guess that represents that kind of interview, right? Another kind would be... Another kind would be siguro itong magkapa itong ano, dalawa yan eh. Yung isa ano siya, yaya siya. Nagpa-plan siya, sumulat, gustong umuwi ng probinsya, wala siyang pera. Pinadala niya ang picture niya, video niya. 5'4", 5'1" kasi maikli yung isa niyang paa or wala siyang isang paa. So, syempre,
pamamasahihin mo na yan. O sige, mamasahe ka, umuwi ka, matagal na daw niya hindi nakikita ang pamilya niya. Sabi ko, bakit yan lang ang gagawin nating tulong? Mahanap ka nga ng ex-deal natin ng ano? Artificial leg. Kaya ako nagkaroon ng kampanya, di ba, na from chinelas, naging paa. Talagang paa ang binibigay namin. So, nasinukatan siya, binigyan siya ng leg. Okay na. Tapos, salamat po, salamat po. I never saw her again, never. Salamat po, salamat po. Kasi yung ganun, di ko na dinadrama yun eh. Dito na ako sa susunod kong tutulungan, di ba? Kasi nakatulong ako, okay na. Maybe a year or two later, sumulat siya. Nakapangasawa na siya. At nasa Amerika na siya nakatira. Nakapangasawa na siya ng Amerikano na fellow mountaineer. Ay, oh my God. Ang gandang kwento. She became a mountaineer leader. Oh my God. Oo. Pulag. Naakyat niya ang pulag. Naakyat niya. She became a... With her artificial leg. With her artificial leg. And then she started sending me photos of her with yung bandera ng Pilipinas sa ibabaw ng bundok. Oh my gosh. It's so, ano, it's really so... And then one day, nagkaroon kami ng reunion with her and her husband. Walang pasalamat lang siya, ganon. Which reminds me, I have to resurrect that advocacy. No? Kasi ngayon, balik chinelas kami eh. So, yung, oo, yun. May ganong akong genre ng favorite interviews. Ganyan. So, another one would probably be... I don't know, maybe celebrity, di ba na? Yes. Celebrity, impactful. Politicos. Oh, politicians! Politicians. I guess Mar, because napangasawa ko siya. I guess Mar, because... First impression mo sa kanya? Hindi, hindi nyo kasi alam na ako talagang gumawa ng paraan para makikakilala kami. So, crush mo siya. Crush ko siya. Crush ko siya. Tapos, itong si Angelo Castro, promotor. Consentidor. Kasi siya yung boss ko noon. Siya yung boss ko noon. And, nakita ko na siya, in-interview si Mar sa isang spread, ewan ko, bulletin yata yun, or star. And then, he was describing his ideal woman. And his ideal woman was... Sabi ko, parang ako yata ito. Kasi parang strong-willed, has her own life, can carry her own tune, you know. Parang ako ito. Ganyan, di ba? So, in-interview ko siya. Wala naman nangyari. Parang, okay, oh, interview, okay. May girlfriend siya noon. Ako naman may boyfriend din ako noon. So, interview. So, a year or two passed. And then, biglang... Si Angelo Castro, oy, Kuring, meron kang i-interviewin. Sabi ko, sino? Si Mar Rojas. Sabi ko, talaga ba? Saan? Diyan sa Congress. Pumunta ka dyan sa Congress, etc. So, well, anyway, after that interview, ayan, nanligaw na. Nung naging ninong si Angelo sa kasal namin, tsaka lang niya sinabi sa akin na in-engineer pala niya yon. Oo, nagkunchaba na sila ni June Kitley na with Mar, na ipa-interview talaga ako kay Mar. Oh. So alam ni Sir Angelo Castro na bet ko? Oh. Hindi, by that time, si Mar na may bet sa akin. Oh, okay. Sila na yung nag-usap-usap para magtuloy-tuloy. Kasi dalagang Pilipina ako, hanggang ganun lang ako. Yung gagawa ko para magkakilala tayo, pero kung wala, eh di wala, ba't ako hahabol sa'yo, di ba? So si Mar talaga, inamin niya kay Angelo na bet ka niya. Siguro, pero hanggang hindi pa umaamin sa akin. Para sa kanya, ako yung landiga. Pero kung yung ideal girl na nirespect niya, ikaw naman yung ideal man siya, pasok ba lahat na tick off ni Senator Mar? Wala kasi akong ideal man. Akala ko hindi na ako mag-aasawa eh. I never thought I would have to get married. Why? Because... I'm self-sufficient emotionally at that time already, financially. I met Mar, I was in my 40s. I never asked him to get married. And I told him, I'm never gonna ask you to marry me.
If you like, you can ask me, but I will never ask you because I don't need it. So, I never thought, so parang ideal man, parang wala akong ganun. Pero lumalabas sa pattern, huwag magtatanungin ilan, ah. Sa pattern, parang gusto ko Pinoy looking. Tsaka lahat sila may salamin, ba't ganun? Siguro kasi yung tatay ko may salamin. Daddy ko nakasalamin. Lahat sila Pinoy looking. I'm not into mestizo, ganun. Pero interesting, hindi ka prenup. Hindi ako na? Hindi ka nag-prenup. No, I wanted a prenup. Yes, and then my lawyer then, Tunting Cruz Matter, said, sis, tanga ka ba? Hindi mo ba naiintindihan na ikaw yung poor at siya yung rich? Ganun ba yun? Oo, ganun yun. Eh, hindi eh. Ang dami ko tinutulungang tao. Lahat ng kinikita ko napupunta sa ibang tao. Ayokong papakialaman niya yun. Kasi I'm so used to my own ways, how I live, I buy my own poison, I have a lifestyle, and I help a lot of people and animals. Eh, kung pakialaman niya yun, kasi lahat conjugal. Tsaka ang dami ko nang naipon, ayoko pakialaman niya yan. Naipon, naipong pera. May mga condo unit na ako, may properties na ako, may art na ako. Eh, ang dami-dami na niya, no? Huwag na niyang pakialaman itong akin. Of course, it never happened. Because that's what a prenup means, yeah. Right? And Mar wouldn't hear of it. At that time, in love pa siya sa akin. Ngayon, ewan ko, baka nagdadalawang isip na. Ganon. Parang walang prenup. It's very rare. Na walang prenup? It's very wow, I don't know. It's very Filipino kasi. To have a prenup? To not have a prenup. Yes. But for very wealthy people, I imagine. Marrying into poverty. For very wealthy people, marrying into poverty, I think it's common. Sa ating lang tayo-tayo, hindi natin alam yon, di ba? Yung mundo nilang yan. So no, we don't have one. But to this day, I don't know how much he's worth. I never bothered to find out. Si Pepe and Pilar na may Gcash ba si Sir Mar? Pwedeng forward. Gcash naman, Sir Mar. Ewan ko doon. Kasi nakita niya meron ko cheque galing sa insurance ko. Kasi bata pa ako, may insurance na ako. Uy, ano yan? Malaking amount din yan, ha? Eh, kasi kayong mga mayayaman, wala kayong pakialam. Kaya nyo naman kasi lahat. Kami, kailangan namin hulugan ang mga ataol namin, no? Yung mga, ano, yung mga educational plan ng mga pamangking namin. So, ayan, may reimbursement ako. Uy, gusto ko na rin yan. O, ayan, kumuha ng insurance. O, ayun.